Hi guys, so sa video na to guys, pag-uusapan natin yung tungkol sa GG Gibbs, yung bagong features ng GCash. So nakita nyo na meron akong 9,000 na pwedeng utangin or magamit dito sa account ko sa GG Gibbs. Bali, who is eligible for GG Gibbs? Makikita nyo yan doon mismo sa GCash app kung gusto nyong malaman. Tapos eto guys, yung pinaka categories niya kung saan nyo siya pwedeng magamit or ibayad. By the way guys, hindi nyo to pwedeng i-cash out ha, o kaya i-withdraw. Ano siya? QR. Bali, magbabayad kayo via QR. Ito yung mga available na merchant nila. Kung gagamitin nyo siya, kailangan i-check nyo muna dun sa GCash app. Tapos open nyo lang yung GG Gibbs, makikita nyo doon kung ano yung mga merchant na pwede nyong gamitin. Ibig sabihin, kung saan nyo lang siya pwedeng ipambili or ibayad. Sa retail, pwede siya sa SM, Robinson, tapos sa mga Adidas, Zara, mga boutique, ganun. Marami rin siyang pwedeng pagbayaran, kaya lang halos hindi pa talaga siya lahat. Ayan, sa food naman, marami rin. Pwede rin siya sa mga yung mga resto. Basta makikita nyo lang dyan, bago nyo lang siya gamitin, i-sure nyo lang na yung kunyari store or boutique na gusto nyo paggamitin sa kanya, nag-a-accept sila ng GG Gibbs payment. Kasi hindi lahat pwede mo siyang gamitin or ibayad agad-agad. And take note guys, kung gagamitin nyo yung GG Gibbs nyo, siguraduhin nyo lang na aabot ng 5,000 up yung magagamit nyo, kasi iyon yung minimum na kailangan nyong gamitin sa kanya para makapasok siya ng 12 months to pay yata. Kasi yung akin hindi ko pa nagagamit, pero trinay ko siya sa SM North, pwede naman siya. Pwede rin siya sa mga may pharmacy, Mercury pwede rin siya, sa Minista pwede din. Pwede nyo nga rin siyang ibayad yung pag magpapagas kayo. Kaya lang nga, pili lang, hindi lahat ng mga gasoline station, pwede nyo na siyang gamitin. Basta guys, lagi nyo tatandaan, bago nyo siya gamitin, siguraduhin nyo lang na yung shop or yung boutique na pagbabayaran nyo or paggagamitan nyo, tumatanggap ng GG Gibbs na payment. And guys, by the way, nung ginawa ko tong video na to, yung mga SR, 9,000 pa lang yung yung pwede kong mautang or magamit sa kanila. Pero ngayon guys, umabot na siya ng 25,000 kasi tumaas na rin yung G-score ko. Itong video na to, ito yung last day na i-edit ko siya. Tapos pagka-open ko ng GCash ko, ayan, nakita ko 25,000 na yung GG Gibbs ko. Kaya ang laki, no? Ang bilis tumaas. Week lang siya, tumaas na siya ng ganyan. Mga 2 weeks lang. Pero guys, hindi ko siya gagamitin kasi ang inihintay ko na ma-open ko or mabuksan ko yung G-Loan. Kasi guys, yung G-Loan, ang pinagkaiba ng G-Loan at saka ng GG Gibbs, yung G-Loan as in pera talaga, mawi-withdraw mo siya, makakash out mo siya, maibibili mo siya ng pera talaga yung ibabayad mo. Etong GG Gibbs kasi guys, hindi siya pwede. Para siyang credit card na isa-swipe mo siya, tapos yun yung ipambabayad mo. And kailangan maka 5,000 ka para ma-avail mo yung installment. Kaya kung gagamitin mo siya, as in itodo mo na yung paggamit mo, kasi pag 5,000 lang, kunyari katulad sa akin, 25,000 yung pinaka kaya kong utangin sa GG Gibbs. Pag 5,000 lang yung nakuha ko, magsisiro balance yun siya uli. Hanggang hindi ko nababayaran yung 5,000, mawawala lang yun, as in 5,000 lang talaga yung mauutang ko. Kaya yung iba, sinasagad na nila. Kung 25,000 yung pinaka minimum nila na pwedeng utangin, sinasagad na nila. Kasi hindi mo siya magagamit kahit 5,000 lang yung ginamit mo. So may natira ka pa na 20,000, hindi mo na siya pwedeng gamitin kasi hihintayin mo na mabayaran mo muna yung 5,000 bago ka uli makapag-loan. At saka hindi ka uli basta-basta makakapag-loan, hihintayin mo uli na maging qualified ka bago ka uli siguro maka-open ng GG Gibbs. And pag bumaba yung G-score mo, bababa din yung loan na pwede mong maloan sa GG Gibbs. Minsan nga nagiging zero pa.